Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, paunang mensahe ninyo, Yin Energy. Ayan. So parang ngayon, magpapahinga kayo. No? Kasi dati, siguro, ano kayo, kayo yung boss. Kayo yung laging nasusunod, kayo yung laging nagdidiskarte, kayo yung nag-iisip, kayo yung kumbaga director ng pelikula, no? Maaring ganun kayo. Pero ngayon parang teka lang, mag-step back muna ako ng kahit konti. And I'm going to give others an opportunity na sila naman yung mag-direct sa akin, sila naman yung magsabi sa akin na kung ano na ang gagawin, kung ano na ang diskarte, yung mga ganon, ano. So, nandun kayo ngayon sa passive energy. Time for nap, Capricorn. Siguro hindi na kayo natutulog, hindi na kayo nagpapahinga. Maaring ang dami-dami ninyong iniisip, ang dami-dami ninyong ginagawa. Maybe you have too much on your plate. Kaya pati ang pagtulog, pag sa self-care, ay nawawala na yan sa sarili ninyo. Kaya, this is a reminder for you na teka lang, Capricorn. Take a step back. Time out ka muna because it is time for nap. Kailangan ninyong mag-replenish muna ng lost energy ninyo so that you will be ready for the next day's challenges, diba? Lalahanin ninyo na paano kayo makakapag-isip ng maayos, paano kayo makakapag-discarte ng maayos, paano ninyo mapaperform ang mga gawain ninyo, responsibilidad ninyo, duties ninyo, if hindi maganda ang inyong pakiramdam dahil kulang kayo sa tulog, wala nang pahinga, yung mga ganun, stressed out na, hindi ba? Hindi rin ninyo mapaperform 100% ang best ninyo sa trabaho ninyo kung wala din kayong pahinga na, kung hindi rin maganda ang inyong pakiramdam. Kaya, dapat na laging pinaprioritize ninyo, number one dapat sa list of priorities ninyo ang self-care para kahit madami kayong gagawin, kahit madami kayong iisipin, you know, you are always on top of your health. So, you will be on top of your game, hindi ba? Kaya ngayon, reminder sa inyo ng spirit, it's time for nap. Magpahinga ka muna, okay? We have to be fair. Maaring meron ditong decision making na gagawin kayo, Capricorn. May importante kayong pinag-iisipan. And kung ano man ito, you are going to make sure na magiging fair kayo. Magiging patas kayo sa lahat, no? So siguro yan din ang isa sa pinag-iisipan ninyo, pinag-aaralan ninyo kung ano ang gagawin ninyong decision dito na hindi lang isang grupo or isang tao ang makikinabang dito, but everyone will benefit from it or magiging patas para sa lahat, no? Yun ang napipick up ko dyan. Eventually, no, nakikita ko din dito ang balance. So, siguro talaga mag-shift din kayo dito ng inyong energy. Babaguhin nyo din ngayon siguro yung routine ninyo. And eventually, balance will be back in your life. No? Yun ang napipick up ko din dyan. TikTok. Ayan. So, time is ticking para sa inyo, Capricorn. Siguro may hinahabol kayong deadline. May hinahabol kayong kailangan ninyong ma-reach na quota, maaring gano'n, no, at a certain time. Kaya parang siguro naaaligaga kayo. Kaya siguro nai-stress na kayo because maybe you are working on it, no? Dahil siguro nalalapit na ang deadline, ang timeline na sinet ninyo or timeline na sinet ng boss ninyo, yung gano'n. So, parang nagka-cramming na ang iba sa inyo dito, Capricorn. Kaya you're working extra mile dito, no? Deep knowing. Ayan. So, siguro, marami na kayong, ano, alam, ano? You're a person of wisdom. You are also seasoned in life, no? In terms of life experiences. Yun ang napipick up ko dito. And maybe sa ngayon, merong pangyayari sa buhay ninyo wherein you're going to use your wisdom. You're going to apply your wisdom and your learnings in life dito sa sitwasyon na to, no? Maaring ngayon lalabas ang galing ninyo, maaring ngayon lalabas yung mga natutunan na ninyo in the past sa life's journey ninyo. Maaring ngayon, no, may pagkakataon kayo
na mai-apply yan sa mga pangyayari sa ngayon para maging mabuti, mas maayos ang inyong sitwasyon. So we have change in the wind, may mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo dito. Maaring may detour, kumbaga may divine detour na mangyayari dito. Maybe meron na kayong konkretong plano, meron na kayong naset na plano dito. Pero for some reason siguro kailangang baguhin, for some reason kailangang may i-reconsider kayo. For some reason siguro meron kayong kailangang gawing adjustments dito, no, dahil merong mga changes, merong mga bagong opportunities, or siguro may mga kailangan kayong baguhin dito to make things better. Maaring late na ninyo na-realize, or siguro may nag-feed ng information sa inyo na kailangan baguhin ang inyong plano. So, feeling ko may divine detour dito na magaganap, no? Maaring maisang tabi ninyo totally yung ginawa ninyong plano, and you're going to embrace a new plan na ginawa ng kung sino man, or siguro maaring kayo lang din naman ang gagawa ng bagong plano, no? Talagang totally a different path siguro ngayon ang tatahakin ninyo. For others of you, maaring change of perspective ito, change of ideas, change of place of residence, maaring may relocation dito na gagawin ng iba sa inyo. Magbabago ng employer, magbabago ng tirahan, opisina, something like that, no? So maraming movement ang maaring maganap dito sa buhay ninyo, kaya kailangan ninyong mag-time for nap so that you will be ready physically, mentally, and emotionally. Okay? So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Virgo, I community. Ayan. So, you are so lucky. You're blessed, Virgo. Kasi may community around you. May mga tao, group of people around you that are willing to help you at all times, no? Siguro mga grupo ito ng kaibigan ninyo, kapitbahay, or kapamilya, na laging nandiyan, ano, handang tumulong sa inyo. Any kind of support na kailangan ninyo, maybe nandiyan sila. Pag nilapitan mo, nandiyan sila para tulungan ka. Clean it up. Yan, time for clean up. Time for clean up, no? So, maaaring ang iba sa inyo dito, Virgo, ito talagang plano ninyo sa ngayon, maglinis. No, it's the weekend, kaya maaaring physical space dito ang lilinisin, or pinagpaplanuhan ninyong i-organize or linisin at this time. So, napakaganda rin kasi, di ba, napakalaki ng epekto sa atin, ano, ng clear space, ng organized, no, na space. Kasi kung ano nakikita ng mata natin, napakalaki ng epekto niyan sa ating psychological aspect, di ba? Kung malinis, organized yung nakikita natin, mas masaya tayo, mas mataas ang vibration natin, mas maganda yung mga naiisip natin, di ba? Mas masaya tayo, yung ganun. Pero pag magulo ang mga nakikita ng mata natin, ang paligid natin, ang living space natin, parang pati isip natin magulo din, masikip, parang hindi rin tayo mapakali, di ba? So ganun ang epekto. Kaya siguro ngayon, depende sa inyong sitwasyon, maybe it is the physical space that you are going to clean up, or siguro yung sarili ninyo or yung buhay ninyo ang uunti-untiin ninyong i-workout na tanggalin, no? Kung ano man ang mga negativity siguro na nandiyan sa isip ninyo, sa energy field ninyo, sa damdamin ninyo, no? Peace, yan. So, cleaning up, clearing up, and peace. So, this is really beautiful. So, siguro talaga, unang-una, physical space, ang pagkakaabalahan ng iba sa inyo dito. Gusto ninyong maging malinis, maging maayos ang inyong paligid. And siguro you're going to work on inside you, no? So siguro tatanggalin niyo na din dito yung lahat ng mga negative energies sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, because you are seeking for peace. And ngayon, hindi malayong ito na yung maramdaman ninyo. Magkakaroon na din kayo ng peace of mind, no? Magkakaroon na din kayo ng
kapayapaan din sa inyong dibdib, so which is really beautiful. What else? We have time to go. Ayan. So, may mga lilinisin talaga kayo sa buhay ninyo, sa living space ninyo. Panahon na para i-let go muna ang mga tao, sitwasyon, or even mga bagay na hindi na nagsiserve ng inyong highest good. Anything, no, na nagkukos lang ng stress sa inyo, it feels like to me that it's time for them to go. No, so yun ang cleaning up na gagawin ninyo. So this could be a massive cleaning, no, massive releasing ang gagawin ng iba sa inyo dito, because you are ready to create a new situation sa buhay ninyo. Handa na kayong i-embrace ang peace ninyo, kaya kahit ano pa man ang kumukuha ng peace ninyo, you're going to let that go, no? Iiwanan na ninyo ang sitwasyon na yan, tao, bagay, no? Na kumukuha ng inyong peace. So, whatever it is, no, that is draining you, no, tatanggalin nyo na yan sa buhay ninyo, which is really good. We have by the book, ayan, masunurin kayo, no, masunurin kayo sa mga rules, masunurin kayo sa mga batas, no, and even the universal laws, sumusunod kayo. So, maybe, nag-ano kayo, maybe, Virgo, sumusunod kayo sa mga batas sa gobyerno, maaring sa rules sa bahay ninyo, masunurin kayo sa rules of the universe, sa law of the universe, siguro lahat din, no, ginagawa din ninyo para masunod ninyo ang mga yan. So this is really beautiful, no, kasi siguro ito din yung guide ninyo, eh, no, Virgo. Sumusunod siguro kayo sa law of giving and receiving, law of attraction, yung mga ganun ba, no? So siguro talagang nandoon din kayo sa pagsunod talaga. Masunurin kayo, you are a law-abiding citizen din siguro. So we have truth be told, there is truth coming to light. Ayan. So maaring manggagaling ito sa inyo, or maaring this is your truth, no? Na gusto ninyong i-share sa iba, gusto ninyong ipaalam na sa iba. So siguro meron kayong sikreto, or meron kayong parte ng sarili ninyo na tinatago ninyo within yourself, no, na siguro hindi ninyo ina-acknowledge that it is part of you, pero ngayon you are going to to share that with the world, no? So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, deep knowing, paunang mensahe ninyo. So, you're a person of wisdom, no? You're a person of wisdom. Marami kayong alam sa buhay. Marami na kayong mga natutunang lessons in life, no, in the past. Ano na kayo? Yung parang season din life na kayo in terms of experiences. Kaya, ngayon siguro, ang lahat ng yan, ano, lahat ng learnings ninyo, yung wisdom ninyo, ma-i-a-apply nyo na yan sa inyong sitwasyon sa buhay sa ngayon, no? Magagamit nyo na yan sa sitwasyon ninyo sa ngayon, at yan ay makakatulong para maging mabuti, maging maganda ang inyong sitwasyon. Alam ninyo, no, you know pretty much what you are doing. You know pretty much where you are heading. You know pretty much kung paano ninyo i-execute ang mga plano ninyo. Siguro meron kayong mga plans, ideas na gusto ninyo nang i-roll out sa ngayon. And maganda rito, alam nyo na. Alam nyo na kung paano ninyo ito gagawin. Alam nyo na kung kailan kayo magsisimula. Yung ganon, no? Co-create, this is a reminder for you, Taurus, no? Na you are co-creating your reality with the divine. Hindi lang kayo dito nag-iisa, hindi lang din ang Panginoon ang gumagawa, ang nagtatrabaho para sa manifestation na kung ano man ang mga bagay na nangyayari sa buhay ninyo. But you are co-creating with God. You are co-creating with the divine, okay? Ang parte niya dito sa equation ng manifestation is siya yung nagbibigay sa iyo ng guidance. Siya yung nagdadirect sa inyo of
kung ano ang gagawin ninyo, kung where you are heading, which path are you taking. Kaya nga napakahalaga na nakikinig tayo sa ating intuition, because yan ang portal, eh. Diyan dumadaan ang mga mensahe ng divine universe para sa atin. Kaya mahalagang pinapakinggan natin so that we will be guided accordingly. At saka, we can make sure na pag sinusunod natin kung anong bulong ng intuition natin, mangyayari kung ano ang plano ng divine universe para sa atin, hindi ba? Tayo ang mag-execute, no? Ng, kung ano ang guidance sa atin ng universe, tayo yung mag-execute niyan dito sa physical realm. Kasi tayo ang nandito, tayo ang gagawa nun, no? So, what else? We have unfinished symphony. Meron ditong unfinished business kayo in the past at ngayon, since this is number 10, so that is number 1. No? 1 plus 0 is 1. So, magsisimula na kayong muli. Kung ano man yung hindi ninyo natapos, unfinished business na to in the past, sa kung ano mang sitwasyon ninyo sa buhay, anong area ng buhay ninyo ito, you are going to start again. No? Maaring ipupursu ninyong muli ito or ipagpapatuloy ninyo sa ngayon kung ano man ang mga bagay na to na hindi ninyo natapos. No? So, siguro tapos na mga distractions, tapos na yung mga extra pinagkaabalahan ninyo, and you are going to get back to whatever it is, unfinished business ninyo, at ipagpapatuloy ninyo yan. We have breathe. Kailangan nyo muna magpahinga. Okay? So, siguro napagod na din kayo. Marami din kayong ginagawa. You have too much on your plate. Kaya ngayon, before you embark on beginning to ano, to work on kung ano man ang mga bago ninyong gagawin sa ngayon or pagpapatuloy ang mga hindi ninyo natapos before, eh, kailangan munang handa kayo physically, mentally, emotionally, and spiritually. Kaya, inanyayahan muna kayo to take a breather. Inanyayahan muna kayo ng spirit dito na ihanda nyo muna ang inyong sarili, no? Magpahinga, mag-replenish ng lost energy. Okay? What else? We have new life. Ayan, so definitely there is a new something na magsisimula ngayon, no? So you are embarking on a new beginning, bagong buhay, bagong pag-asa. May mga bagong sitwasyon kayo na gagawin sa buhay ninyo. You're going to embrace new things. You're going to take on a new adventure siguro sa ngayon. At yung new life na to, parang very broad, no? So, siguro hindi lang isang parte ng buhay ninyo ang magbabago or yung babaguhin ninyo dito. But, maaaring iba't ibang parte ng buhay ninyo dito ang magkakaroon ng pagbabago, no? Taurus. What else? We have time to go. Ayan. So, since meron tayong bagong buhay, definitely meron kayong iiwanan. Meron kayong tatapusin na. Okay? It's time to go. At kung ano man ang bagay na to na iiwanan ninyo, ano man ang tao or sino man ang tao or sitwasyon na iiwanan ninyo nito, you're certain that this is not serving your highest good anymore. So, it's time for you to go. It's time for you to cut cords, no? Dito sa kung sino man ito or kung ano man ito. Okay? So, you are heading towards a new beginning, kaya aalis kayo sa sitwasyon na yan. Soulmates, maaring bagong pag-ibig din ang sisimula ng iba sa inyo if you are single, no? Maaring mamimit nyo na ngayon ang soulmate ninyo. Maybe you are starting a new life, no? Dito with your soulmate. So, siguro, bagong love and romantic relationship din ang papasukin ng iba sa inyo dito. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.